Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang gagawin ko po ngayon ay shortbread cookies biscuit with pistachio. Ang gagamitin ko pong flour ay whole wheat flour. 1½ cup. Nakalagay na po siya dito. 1½ cup. Isi-shifted lang po natin siya. Then, 1/4 cup of icing sugar. Ito. Yan ang gagamitin niyo. Paghaluin po natin siya at ang butter, kahit anong butter na pwede niyong ilalagay dito, makidide or maalmaray, okay lang, walang problema. So, ngayon, ilalagay po natin siya 130 grams of butter. Ilalagay po natin siya dito. Kailangan naka-gloves kayo pag gagawa kayo nito. At ang baking po na nilagay ko nito ay 1/2 teaspoon at 1/2 teaspoon of vanilla. Tapos, kailangan naka-ready kayo ng pistachio. Dikdikin nyo po. 1/4 cup. Ngayon, mamasahin po natin siya hanggat sa magpantay sila, magiging soft na ang palalabasan ng biscuit nyo pag nagawa nyo na lahat. Kailangan maayos ang pagkamasahin nyo. Kailangan pantay. Ngayon, ihahalo ko na ang pistachio dito sa minamasa ko. Mas maganda kasi gumamit ng brown flour, yung whole wheat, kasi mas healthy siya compared daw sa white flour. Kaya ito ang ginamit ko. Kailangan i-mix mo siya ng maayos para magpantay, mahalo ng maayos yung pistachio dito sa ginagawa mo. Lang po ang ginawa ko. Madali lang itong gawin sa bahay niyo. Since nahalo na siya, sukro lang bot, tatabi ko muna itong bowl na ito. So, ilalagay ko na siya dito. So, kailangan gamitan natin ito. Rolling pin. Kasi ito ang pang hulma natin dito para maganda ang kalalabasan niya. Biscuit na biscuit talaga. Crack siya konti kasi may pistachio nga. Delicate kasi ito na ano, kailangan patient ka pag gagawa ka ng mga ganito. Kasi pala ang pasensya, hindi ka makakabuo. Nung una, mainitin talaga ang ulo ko nito kasi ayaw na ayaw ko talaga. Kalaunan, parang nakahiligan ko na rin ang paggawa. Hanggat sa minsan, nag-iimbento na ako ng sarili kong recipe. Magtataka na lang ang madam ko. Anong mga ingredients niyan? Eh sabi ko, gumagawa ako ng sarili kong recipe. Natatawa na lang siya minsan. Kasi pag alam mo na kasi, pwede ka nang gumawa ng sarili mong idea. Susubukan mo kung uobra. Pag uobra, di ayos. Okay na. May sarili kang recipe na nagawa. Diba? Ganun lang yun.
Ay, nilagay ko na. So, ito. Ika-cut na natin siya para maging maganda ang kalalabasan niya. Ngayon, pantay na siya. Pantay na. So, gagamitan natin siya ng heart shape. Para maganda tingnan. At pantay din. Kasi kung iaano natin sa kamay, minsan hindi siya magpapantay. May malaki, may maliit. So, mas maganda, gamitan natin ito. Mas madali lang din. Pwede niyong gawin yan sa bahay. Madali lang. Basta may brown flour kayo, icing sugar, butter, pistachio, baking powder at vanilla. Yun lang. Madali lang. So ngayon, nagawa ko na lahat at nailagay ko na dito. Ito po ang kanyang kinalalabasan. Heart shape. Maganda na siya. So, ngayon, ang oven, kailangan naka-ready na siya. Kailangan mainit. Then, ihanda nyo ang oven nyo for 170 degrees. Lulutuin mo siya ng 7 to 10 minutes. So, ilalagay na natin. At, lagyan natin ng timer. Ito po ang timer namin. Lagay natin sa 7 minutes. Ayan. Kailangan ano, ang paggawa, mahaba ang pasensya mo. Para din sa iyo yan eh. Para matuto ka. Ika nga, kung wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Tama ba yun? Oh, para sa atin naman din yan eh. Kung uuwi tayo, lalo na pag December, Christmas, New Year, hindi na natin kailangan mag-order ng cake or kung ano pa dyan, cupcakes. Kung marunong ka na, pwede ikaw na ang gagawa. Katulad sa akin, nung umuwi ako at na-stay ako sa Pilipinas for 1 year kasi hindi ako kaagad nakabalik dito sa Kuwait kasi nga, lockdown. So, naabutan ako doon ng Pasko at New Year. So, akong gumawa ng lahat. So, kung may alam ka, hindi ka na mag-o-order, hindi ka na gagastos ng pera, bibili ka na lang ng mga ingredients at ikaw na ang gagawa kasi pag bibili ka ngayon ng cake, magkano'ng halaga? Tag 650, 700. Pero kung ikaw ang gagawa, magkano lang ang gagastusin mo ng flour, sugar, egg? Makatipid ka, di ba? Mas maganda, mag-practice ka. Okay? Madali lang yan. Sundan nyo lang sa video ko. Madali lang. So, sana magustuhan nyo po yung share ko sa video ko. At mag-like kayo, mag-subscribe, mag-share, mag-comment. Salamat! So, ngayon, luto na ho siya. O baka magtaka kayo na wala ang tatlo. Kinaina na ho ng driver, kusinero at yung helper. So, ito na. Ayan, light brown. Kailangan ganon. Hindi sunog. Tama-tama lang 7 to 10 minutes ang pagkaluto. So ito na mamaya ipapatikim ko na ito sa madam ko. Bye-bye. Thank you. Sana panoorin niyo.